Magandang umaga sa inyo. Thank you very much, SPO3 Lascañas, for this interview. Morning. It's been a few days since you appeared in the Senate. Do you think you got a fair shake? Patas ba sila sa'yo, sa palagay mo? Personal is patas po, ma'am. Patas. Wala kang naramdaman doon na yung iba, they wanted to put you down, they already had an idea in their mind, or they were biased? For me, it's okay lang po yun. Tanggap ko po yun. Tanggap mo yun? Ano yung tanggap mo, sir? Yung mga question na, for example, yung delivery sa akin, yung question ni Senator GB, na may mga kontrata ako, yung mga question na masama ako sa presidente, normal yun. Okay. We're gonna go to that later on. I wanna ask you first, why should the Filipino people believe you when you already lied? In 2016, you faced the Senate, you were under oath, nagsinungaling kayo. Humarap kayo ngayon, you are under oath, tapos sinasabi nyo, ito na ang totoo. Bakit dapat kayo paniwalaan ng taong bayan? Isa po is, dahil personal akong involved at personal akong inutosan ni Mayor sa mga nangyayaring patayan noon sa Davao City, nung siya ay Mayor pa. And then, pangalawa, yung statement ko, open statement ko yung sa Senate at saka yung sa pag-imbestiga sa akin, it will incriminate me. Mm-hmm. And then, yung seguridad ng mga mahal ko sa buhay at stake ngayon, hindi lang sa akin. Okay. Then, why did you lie in 2016? Ba't kayo nagsinungaling? Una po is, sarili kong seguridad, seguridad ng pamilya ko. Takot kayo nun? Eh, siyempre. Oo. And then kasama ko din ang mga kasamahan ko sa trabaho, lalo pa si retired SPO4 Sanay Binaventura, si SPO4 Jim Tan. Kasi kami ang magkasama, I know their capacity to kill. Dahil kasama kami. Mm-hmm. And then ngayon is presidente na amo namin. Mm-hmm. In 2016, tumatanggap ka ba noon ng allowance kay Pangulong Duterte? Yes, through Sanay Binaventura. Oo, until when? Until January 2017. Okay, so is it possible na kaya ka nagsinungaling noong 2016 ay you were still on the payroll of the President? Isa yon sa mga, sabihin na lang natin, na posibilidad. Pero 2015, first quarter of 2015, sinauli ko na sana yun kay Sani. Dahil parang mahiya na rin ako. At saka hindi ko nakaya din ang mga, may mga inuuto sa akin na gustong ipapatay. Na nahalata na ni Sani na marami akong ginagawa ng excuses. So, para sa akin, parang delikadisa. At gusto ko din na kumbaga makawala na din ako sa grupo ko na parang sa sarili ko parang palagi ako nakakulong kahit kaano kalaki yung allowance ko. It's important that we answer the questions of the public when it comes to your intent and your motivation. So you admit in 2016 tumatanggap ka pa ng allowance and then you lied in the Senate 2016. So it could be a reason. 2017, nagsabi ka na ng sinasabi mong totoo. May allowance ka pa ba nun kay Pangulong Duterte? Last 2017 is January. First week of January, tinanggap ko yun kay Sani. And then, yun na final na yung decision ko na ilalabas ko na ito. Mm-mm. So, yung mga ibang nanonood ngayon, they could be asking, baka naman kaya nagsalita ito? Kasi huminto na ang allowance kay Pangulong Duterte. So what was more important? You wanting to tell the truth? Or because the allowance stopped and then you said, I'm gonna spill all? Ang sa akin is, gusto ko nang ilabas lahat. Mm-mm. Dahil isa is, hindi na kaya ng konsensya ko. Pangalawa, yung promise ko sa Diyos nung nakasurvive ako, binigyan ako ng bagong buhay. And then, hindi ko pwede itong dalahin sa libingan ko kung ako man ay mamatay o patayin. Mm.
kasi napaka grabe ang magnitude na ginawa namin. And then naawa din ako sa mga anak ko na silang mamalasin pagdating ng panahon. You view spiritual renewal as a reason. Parang na-born again ka, tama ba yun? Yes, nung nakausap ko yung kaibigan kong madre, after the Senate hearing, mga But you first experienced spiritual renewal in 2015. Not exactly the spiritual renewal. Okay. Pero nag-confess ako sa pare. Oo. Nung first time na nag-dialysis ako sa Davao Death Hospital, mm-mm, may pare pumunta sa akin, yung kaibigan kong pare. Then nag-confess ako sa kanya, in general, mm-mm, na ito, isa ako sa mga gumagawa ng pagpatay. And then isa ako sa mga death squad. Okay. Na pangalanan na Davao Death Squad. So when did you really experience the spiritual renewal that made you want to tell the truth? When after the Senate hearing nung sinunggaling ako, nakausap ko yung, binisita ko yung kaibigan kong madre na nasa Manila. Mm-mm. Doon ko naghingi sa kanya ng kapatawaran kasi alam niya na nagsinungaling ako. Mm-mm. And then I sought the sister na kung pwede, may gisik ako sa kanya na mag-audience ako sa isang pari. Dahil dito, ibibigay ko yung written confession ko at magbigay ako ng personal na oral testimony, mm-hmm, sa mga madre at sa pare na yun. Okay. Ngayon, Arthur, maraming tao ang nakukonsyensya. Pero bihira yung maglalakas na loob na sabihin ang Pangulo ng Pilipinas, killer. Totoo po yun. Sino ang tumulong sa'yo para magkalakas ng loob na lumabas at magsalita? Take us through it. Did anyone approach you, assure you? Who did you talk to other than yung madre? Ang sarili ko po. Ang sarili kong konsensya. Ang sarili kong pananaw na pananalig ko sa Diyos. Okay, but who did you talk to? Because clearly, you were able to speak in the Senate. Did you approach Senator Trillanes? Did you approach Senator Laila De Lima? Hindi po. How did you get there? Lumapit po ako sa kaparian. Hindi ko lang pangalanan naman for the security. And then sinabi ko sa kanila, through oral testimony, yung lahat ng mga ginawa ko. Yung pagsinungaling ko sa Senate, kung bakit. Mm. And doon din, kung hindi ko nagkamali, that was December 22. Mm. 2016, after my retirement. Sinamahan ako ng mga madre. Okay. Doon din binigay ko yung written testimony ko. Kanino? Sa isang pare. Okay. Maliban sa oral testimony and confession ko, yung written confession ko, binigay ko to prove na sincero ako sa layunin ko. So Arthur, are you telling me that the ones backing you up are members of the Catholic Church? Is that fair? Yes. Okay. So today we're seeing it. So the ones supporting you and in a way giving you moral, moral and spiritual upliftment, so to speak, is their priests, nuns, members of the Catholic Church. Yes, ma'am. Okay. Do you think you are being used in any way by the Catholic Church to destabilize the government? No. What makes you say that? Because ako ang lumapit sa kanila. Well, in fact, ako ang nagamit sa church na matupad ko ang personal kong layunin to tell all the truth in family confession. Can you share with us the name of one priest or one nun who helps you? Hindi kaya ma-jeopardize ang security nila, ma'am? Do high members of the Catholic Church approve and know of their support for you? For example, the levels of the bishop, alam ba nila? Yes. Alam nila. Okay, so it's fair to say you have the backing of the hierarchy of the Catholic Church in the Philippines? In terms of my spiritual upliftment, yes. Okay. Arthur, maituturing mo bang mamamatay tao si Pangulong Duterte?
Yes, based on his temper. Temper. Yeah. Have you ever seen him kill a person? Personally, no. But based on my personal experience sa kanya, on his temper, may sariling description ko sa kanya is that he has this momentum of left-hand temper. But temper that doesn't necessarily mean you're a killer. Why? Because he can summon us or anybody at his disposal to kill someone as he wish. Would you remember how many times Mayor Duterte has told you and the team to kill someone? Would it be more than 5 times, 10 times? More than 10. More than 10 times. Wherein you were personally in the room. Yes. Na narinig mo, hindi inutos ni Sunny or ni Makasait na sinabi lang sa'yo. Yes. Marami ng beses. Hindi ko na matandaan yung iba. Mm. Yung mga prominente na lang na ano. Na ano? Yung bombing. Okay. Kasi he was there. He was there. Oo. Yung iba, hindi ko na matandaan. Pero maraming beses. Yung isa, yung simple lang yung sa ano, yung sa patasaha. Isa yun. So, would you say he's a murderer? Parang ganun na rin. Kasi lahat ng ginawa namin is galing naman sa utos niya. All right. Now, I want to challenge you on some of the questions that were raised in the Senate. And some of them is, some senators have asked this, your failure to remember the first time you killed somebody. You said you killed over 200 people. Who was the first person you killed? I did not kill that person. It was a reckless imprudence that resulted to the accidental death of that person. But my question is, who was the first person you killed? Meaning, who was the first person that you consider na pinatay mo? Sino siya? Kasi pag the question kasi ba considered na pinatay is para sa akin understanding there was an intention to kill. Okay. Yung first na nakapatay ako ng tao, iyon yung accidental. So I use the word. Sino to, sir? Nakapatay. Hindi ko na malalaman, matagal na yon. Nung may hinabol akong snatcher. Okay. And then pinutukan ko, tinamaan yung bystander. Oh, iba yon. Accidental yon. Accidental yon. Ang tinatanong ko sa iyo, sino ang unang taong pinatay mo? Ganito. May nangyari noon sa station namin. Hindi ako nagkamali, that was 1985. And then it was a misencounter between our group, the policeman, na nandoon kami sa station, and these were the PC soldiers. Dalawa ang patay sa kanila. And then, yun ang ma-remember ko na una kong first encounter na napatay ko. But then you were not yet a member of the Davao Death Squad because you said in the Senate that you became a member in 1989. Yet. Okay, so let's start from there. Nung naging miyembro ka ng Davao Death Squad, sino ang unang taong pinatay mo o pinapatay sa'yo? Usually, ang wala pang pangalan na Davao Death Squad, pero kami ang nag-exist as the death squad. Okay. Using the legitimate organization of the police, especially yung the anti-crime unit na nung naupo si Mayor Duterte as mayor, yung kanyang pinaka-the best friend na si Mayor Makasait, siya ang nagiging task group commander. So you're I was saying in 1985, kahit police ka pa, police ka na nun eh, hindi pa Davao Death Squad, ginagamit na ang police. Ganun sa ngayon? Sa level namin sa station nung hindi pa mayor si Duterte. Meron na kaming ginagawa na ang tawag doon ay salvaging kasi I was the most junior of the group. So sumasama ako. So in other words, the Davao police you're saying has been salvaging and killing even before Mayor Duterte went into office. Yes. So Mayor Duterte was not the first you're saying to have started this in Davao. Yes. Sinong mayor before Mayor Duterte? Nung before Mayor Duterte, is hindi naman kasali sila sa doon sa mga death squad. Okay. Kasi within the group lang namin ito, na yung commander namin, na si Major Makasait,
is yun ang kanyang nagiging policy as a policeman and as a station commander. Mm-mm. So nagiging na-imbed yun sa mindset namin na it is right. So what you're telling us today that you did not say in the Senate is the salvaging and killing of the police force in Davao was happening before Mayor Duterte. Yes. Okay. Na yan. When Mayor Duterte came into power, who was the first person na inutos niya sa'yo, patayin mo? Hindi lang sa akin inutos, ma'am. Kasi I was the most junior doon nakasali sa grupo. Inutos sa amin. And then, usually, ang pinapatay namin talaga, mga kriminal. Okay, who was it? Yung pangalan, hindi ko na maidentify, marami na. Yung una, sir. I mean, you have to remember, presidente na to ngayon, when he was a mayor, do you remember him mentioning a name? Where were you? It must be in your memory. I mean, here's Mayor Duterte, a sitting president. Yes. You can't remember who was the first person he told you and other people to kill. Yung personal niyang, personal lang niya na ano. Basta, do you remember the first time you were in a room with Mayor Duterte? Yes. Okay. Yung ano, yung the Muslim mosque bombing. Was that the first? Hindi na, nakapatay na ako noon ng tao. No, I mean see, with Mayor Duterte. With Mayor Duterte is personal niyang inoto sa amin. Yes. Isa yun, si isa si Jun Pala. Yes, but do you remember the first? Yung tipong dumating si Mayor Duterte, na-meet mo, sinabi niya, gusto ko patayin niyo ang taong ito, itong pangalan, dito nakatira, criminal yan. Do you remember a moment like that? Hindi ko naman remember. Okay. Alright, who do you remember did Mayor Duterte ask you and the others to kill? You were in the room, narinig mo, he said it himself. Personally, ma-remember ko lang is isa yung dinala namin sa kanya personal, si John Bersabal. Okay. Isa yun, personal yun. Mm-mm. Sinabi niya. And then, yun, isa kay Jun Pala. Okay. Pag-usapan natin si Jun Bersabal. In your February 20 confession, you said that the family of Jun Bersabal was killed in front of him. The family of Jun Bersabal? Ay pinatay sa harap mo at ni Jun Bersabal. But in your February 19 affidavit, sinabi mo lang, you just heard the sound of guns. Nakarinig ka lang ng tunog ng mga baril. Habang ang mga kasamahan mo ay pinapaputukan si Bersabal, the father-in-law, yung kanyang buntis na asawa, ang four-year-old son at ang mga kasambahay. Hindi po Bersabal yun, ma'am. O, ano ba ang totoo? Patasaha yun. Okay, ikwento mo. Ano ang totoo? Kasi ganito yan. Go ahead. Yes. Si Bersabal muna, what happened to him? Ganito yan. Pinatawag kami ni Mayor kasi mayroon siyang ipa-aristo na tao by the name of, yun si Bersabal. Do you Bersabal. Remember the year? If I'm not mistaken, siguro mga 1997 ito. Okay. May warrant siya binigyan sa amin, so hinuli namin itong tao. Saan? Sa Kaputian, sa Mal Island. Oh. Well, in fact, si Edgar doon, ang ginawa namin siya ang point man. Nahuli namin si Jun Bersabal, recorded ito ng Kaputian Police. Pero kasi, si Mayor Duterte, kaharap mo, narinig mo, binigay niya warrant, marami kang kasama, sinabi niya, patayin niyo si Jun Bersabal, narinig mo. Hindi pa, ganito yun. Okay. Ganito yan. Yung nahuli namin si Jun Bersabal, gipresent namin sa kanya personal ni Mayor. Hmm. Pinagalitan ni Mayor, and then sinabi ni Mayor, in Bisaya, lubaan na ninyo. Meaning, patayin niyo na yan. Mm-mm. Nandun ka? Nandun ako, siyempre. Anong suot ni Mayor? Anong ayun, kulay ng shirt? Ayun, hindi ko na ma-remember, matagal na yun. Saan kwarto ito? Hindi, sa labas ng bahay niya. Doon sa likod namin dinala ng bahay niya doon sa Central Park. And then sinabi niya na kung i-present niyo yan doon sa Sigaboy Police, kasi doon kasi na-issue yung warrant ng court doon, maka-escape na naman yan. Gagawa na naman yan ng krimen. Kasi notorious talaga ito. Mm-mm. So sabi niya, lubaan na lang ninyo. So ilan kayo noon?
Ilan ang kasama mo? If I can remember, ako, SPO3 Jerry Baguhin, mm-hmm. and SPO4 Boy Pabo. Okay. And then meron pa kaming kasama na a police na hindi ko ma-remember. It's either si Edgar, but hindi ko na, kami tulo ang nakausap. Ano sabi ni June Bersabal? Nung narinig niya ba yun na sinabi ni Mayor Duterte, patayin niyo na to? Ang parang pagka-recall ko, ang tanong lang sa kanya ni Mayor Duterte is yung kaso niya, bakit siya natanggal serbisyo, then parang sagot niya, aul. Pero nung sinabi ni Mayor, nalubahan natin niyo, wala na siyang, wala siyang sinabi. Mm. So yun ang ginawa namin, naghanap kami ng paraan. Okay. Paano. Anong ginawa niyo? Pinuntahan namin yung Sigaboy Police Station. Dinala namin si John Bersabal doon. And then sinabi namin sa station commander na noon si Inspector Mitra na ganito ang gusto ni Mayor Duterte na mangyari. Then sinabi namin yung solusyon. Sabi namin, pirmahan nyo itong lockboxer. Attesting na itong over namin yung the living body of John Bersabal. So buhay pa noon? Buhay pa siya. Oh. And then sinabi namin, by that particular night, ilabas mo na ito nag-escape. Kasi ito, when we pauwi na kami ng Davao, itapon namin ito somewhere, pero labas na ng Davao Oriental. Anong ginawa nyo? So yun nga, yung pinurmahan niya yung logbook namin na na-receive nila yung katawan ni John Bersabal, dinala namin si John Bersabal, tinapon namin siya sa daan, pinatay namin. Paano mo pinatay? Ako ang nag-drive, yung mga kasamahan ko sa likod, parang anong tawag yan? Parang gisakal mo na. Meron kaming pagsakal eh. Yeah. Yung anong tawag yan, yung lubid. And then, mga stab wounds. Mm-hmm. Sinaksak so, nila. Yes, tinapon na lang namin sa daan. Oo. Pero nakarecord sa istasyon, naka-escape siya at that night. Arthur, pag kinikwento mo ito ngayon, of course, respecting the memory of June Bersabal and the family, but do you remember how you felt then? How would it be like to kill someone? Did you feel guilty then? Or did you feel... No. No. Oo. Anong pakiramdam mo noon? Parang nakaservisyo kami sa bayan. Kasi ito, is hindi na ito babalik ulit at magawa ng krimen. Yun ang nagiging mindset ko noon at ng mga kasamahan ko. Matapos mamatay si June Bersabal, binayaran ba kayo ni Mayor Duterte? Hindi ko ma-remember kung may binayad siya sa amin. Pero yung paghuli ni June Bersabal, meron siyang binigay na budget sa amin. Okay. Hindi ako nagkamali, siguro mga 20,000. Alright. Yung pamilya ni June Bersabal, what happened? Hindi ko na po alam, ma'am. Okay. So, in your February 20 confession, that, well, it says here that you said the family of June Bersabal was killed in front of him. Hindi yun totoo. Hindi. Iba yun. Iba yun. Iba yun. Iba yung kaso na yan. So do you think you're getting it wrong or is the media getting it wrong when they rewrite the stories? Who is getting it wrong? Mali yun. Kasi yung buong pamilya na pinatay namin, hindi yun kay Bersabal. Kanino yun? That is the Patasaha family. Oo. Buong pamilya, nandun ka. Yes. Inutos rin ba yun ni Pangulong Duterte? Yes. Narinig mo, nakita mo, o sinabi lang sa'yo? Hindi, personal. Kasi ganito ang nangyari dyan. May nangyari sa Davao, in between of the years 1993 to 97, hindi ko nagkamali, 94, 95, 96. Mm-hmm. Merong nakidnap sa Davao na isang prominenteng pamilya doon, si Mrs. Abaca. Mm-hmm. Nakidnap ito, and then kami ang personal na nautosan ni Mayor na magsagawa ng investigation and a pursuit operation. Hmm. So, lahat ng ginawa namin, hinabol namin, so wala negative. Hmm. Siguro for several months, hindi ko na matanda, na-release si Mrs. Abaca. Hmm. Believe to be, nagbayad ang pamilya ng ransom. Hmm. And then na-release ito somewhere in Jensen. Okay. Si na-release ito, so nag-follow up kami. And then, itong team leader namin na si SPO4, Desiderio Cloribel, nakatanggap ito ng A1 information from his classmate in his schooling, a certain Inspector Patayan from the General Santos City Police. Yung information niya, na he knows the mastermind, he knows na sinong nag-kidnap kay Mrs. Abaca sa Davao City. So, we relay this personally, ng information, to Mayor Duterte. Okay. Then, personally, si Mayor,
nag-utos sa amin na i-validate ang the veracity of the information. So pumunta kami ng Jinsan. Tatlo, apat kami police pumunta doon. Doon ko na-meet personal si Inspector Patayan. Doon malapit sa City Hall ng General Santos City. And then relayed niya yung information. Narinig ko sa kanya, if my recollection is correct, the surname of Patasaha. Surname yung tao na subject namin. And then, kung hindi ako nagkamali, nadala namin siya sa Davao, si Inspector Patayan, para i-present personally kay Mayor yung informant. Okay. Then, na-satisfied naman si Mayor. And then, kinausap niya si yung task group umanin namin, si Medyo Makasahit. And then doon, nag-compose ng grupo. Ako, SPO for Cloribel, SPO for Bin Laod, SPO for Pulhincho Pabo, okay. SPO 3 Teodoro Pagidopon, and myself, SPO 3 Jerry Baguhin. Na operitan itong tao na ito. Si Patasaha. I-abduct namin ito sa Jinsan, dalhin sa Davao kay Mayor Rudy. At tapos? Yun, nag-operate kami doon. Nakuha namin through the source of my information namin itong si Inspector Patayan. Kaya lang dito, nung naharang namin yung kanyang sasakyan, Ford Fiera type, van type, na color blue ang sasakyan. Pero onboard doon ang kanyang buong pamilya. Uh-huh. Yung kanyang misis na putis, yung kanyang anak na lalaki, na believed to be 4 or 5 years old. Ano nangyari? Dinala namin sila sa Davao. Kasama yung pamilya? Kasama ang buong pamilya. Iniwanan namin yung kanilang sasakyan doon along the highway. Na I believe it was within the boundary na ng General Santos City in Malungon. Okay. Sarangani Province. Nadala namin sila sa Davao, onboard sa dalawa naming sasakyan. And then, dumiritso kami sa Laod Quarry. Kasi ang may-ari kasama namin, si SPO for Bin Laod. And then doon, conduct ng initial investigation yung grupo ko, especially si SPO for Cloribel, yung team leader namin. And then, yung initial findings niya sa kanyang investigation, nireport namin personally. Nadala ako kasi ako ang tig-drive tong tamaraw namin na puti since I was the most junior among the group. Then doon, nag-report si Rick Cloribel, SPO 3 Pagidopon, ako personal kay Mayor somewhere in may restaurant doon sa Ikulan na nandoon din si Major Makasahit. Nireport niya yung initial findings na ito is positive and then na-explain niya bakit nasama ang buong pamilya. And then what happened? Yun, yung nag-comments si Major Makasahit na since ito ay positive ang subject, i-erase na natin ito. I-erase lahat. So what did you do? So, simply, kami, nakinig kami. And then si Mayor, ang comments naman ni Mayor, okay siya. Ang sabi niya, sige, basta limpyo lang. Meaning? Malinis. Sige, malinis lang. Okay. So, pinatay niyo ang buong pamilya? The short of the story is, pinatay namin ang buong pamilya nung pagbalik namin doon sa quarry. Oo. Kasi pumunta pa si ilan Ligot, sila? Ilan yung pamilya? Yung doon sa loob ng bahay is apat. Yung sinasabi ko, Mr. Patasaha, yung Mrs. kanyang niya. Father-in-law, yung kanyang katulong na lalaki at saka yung housemaid. Okay. Yung misis niya, nandoon sa labas ng bahay, may nipahat doon. Doon kaharap ko kasi nandoon yung bata. So yun ang na-witnessan ko. Nang pagpatay sa misis niya, yung hinatak siya ng kasamahan ko si SPO for Bin Laod kasi narinig niya yung mga putok ng baril, yung mga suppressed gun bores. So si, tama ba to, Arthur, to say hindi ikaw ang bumaril? Sila ang bumaril, pero nandun ka? Nandoon ako. Sa team. Ang pagkatapos na na-witnessan ko personal pagpatay kay Mrs. Patasaha, yung anak niya, hindi ko alam kung paano napatay, binaril mo yun ni Ben. Kasi kasama noon nakabulagta yung si Mrs., nandoon na yung bata sa kanyang paahan. Yeah. Nung hinatak na yung mga patay sa loob ng bahay, is nakita ko na hinatak na yung apat na patay. And then, yung sa isip ko, the possible shooter is si SPO 3 Teodoro Pagidopon kasi siyang may dala ng baril. Now, based on what you've told me about these two killings, it seems that Mayor Duterte
orders you and the police to kill criminals. Is that correct? Yes. Kidnap for ransom, robbery suspects, ganun ba yun? Yes. Kailan na nag-iba? May inutos ba siyang patayin nyo dahil pikon lang siya, galit lang siya? Isa yun, si ano? Pero hindi napatay. Sino? Si Father Lamata. Inutusan niya? Actually, hindi siya personal nag-utos sa akin. True, sana yung Binabintura. Mm. Kasi si Father Lamata kasi, before the 2010 election, yung... Was a critic. Critic daw sa kanya, sabi ni Sunny. Inutos ni Pangulong Duterte, ni Mayor Duterte noon kay Sunny, patayin niyo yung pare. Yes, that was my interpretation kasi si Sunny, ano namang ano niya sa pare. Kasi si Sunny naman halos nag-order sa amin. Okay, so hindi natuloy yun? Hindi natuloy kasi nag-rason ako, pati yung kasama ko si SP1 Jim Tan, na mahirap ito kasi malakas ang habol nito kasi pare ito. Okay. Did you kill the dance instructor that was the alleged boyfriend of Mayor Duterte's sister, Jocelyn? Kami ang nag-abduct. Kinidnap kasi nyo? Kinidnap namin. Nandun ba si Matubato? Yes. Kasi true sa utos din ni Sunny Bilimintura, ang according to Sunny, na niloko yung kapatid ni Mayor, nag-complain kay Mayor. Mm-hmm. Anong pangalan ng dance instructor na ito? Hindi na namin na ano yan. Kasi sinunod lang namin yung instruction ni Sunny sa amin. What year was this? Hindi ko na rin matandaan. Siguro dito ito sa mga year 2000, before 2010 election. Okay. Because the dance instructor that many claim na inabduct ninyo at pinatay, is a certain Ruben Borja Baguio. Yeah. Na dance instructor nung kapatid ni Mayor Duterte since 2007. And buhay siya. How do you explain that? Ang dapat mag-explain doon, ma'am, is si Sunny Bilimintura. Kung sino yung gi-abduct namin na sinabi niya dance instructor. So what you're saying is you could have abducted another person? That could be possible. Kung totoo yan ang sinabi ni Mrs. Jocelyn Duterte. So this is a whole other angle. Yes. So what you're saying, you're not lying about abducting a dance instructor. Yes. Kasi nakita ako, kami ang nag-abduct, ako ang backup car. Si Edgar ang isa sa mga humahatak doon. Mm. Did you see them shoot the dance instructor? Nung dinala na namin sa quarry, is sinabi ko na kay Edgar, na automatic na yan. As per instruction ni Sunny, napatayin at ilibing na doon para... So, sino ang bumaril? To my knowledge, isa doon si Edgar. Okay. Kasi narinig doon, mo, nakita mo? Nakita ko na binaba kasi kasama ako doon okay. Paghatid sa quarry. And then... Where were you? You stayed in the car? Nasa sasakyan ako, lumabas kami. Pinabayaan na lang namin sila. Okay, so you did not see anyone shoot the dance instructor? Hindi, iwan ko kung hindi yata binaril, parang sinaksak eh. Kasama ni Edgar doon, ito si mga bago naming recruit okay. Na kasama namin, si hindi ako nagkamali, na doon si Medina. Okay. May mga bago kami. But you did not see, I'm trying to say with your own eyes, you did not see them, hindi mo nakita yung pananaksak. Sinabi na lang sa'yo ba na hindi, tapos na? Nakita ko kasi madilim kasi. Madilim, yung, okay. Ang assumption ko, papatay na yun. So nakita tapos mo, i-libing. Nandun ka eh. Yes, nandun ako okay. Eh. So nung nasa Senado ka, tinanong nila about this quarry. Yes. Sinabi mo that hindi mo alam yung pagbagsak ng katawan sa quarry o pagkuha ng katawan. Pero ngayon sinasabi mo, pinatay yung dance instructor sa quarry at nandun ka. Nandun ako eh. Totoo yan. So, hindi, ang patayan ba ay sa quarry? Usually, yung mga dinadala naming tao sa quarry is doon na pinapatay. Oh, kasi doon kasi may taga-receive doon sila si SPO4 Bin Laod, yung kanyang mga force multiplier. Mm. Sila ang taga-receive. Okay, pero si Bersabal kasi hindi sa quarry. Hindi. Tinapon mo, sabi niyo, sa... Somewhere na in Patukan area. Parang tulay or bundok.
Saan nyo ba tinapon? Para medyo liblib na yun na lugar. Okay. Now, itong quarry na ito, this was discussed in the Senate. You said hindi mo alam na hindi ka nakakita ng tinatapon doon, kinukuha ang bangkay, pero now you're telling me you saw na talagang pinatay sa quarry. What I mean na hindi ko alam yung, kasi pinahukay kasi ni Mayor yan. Okay. Before nung CHR investigation, meron na kami advance info na magpunta doon sila si Commissioner De Lima noon, maghukay sila. Kaya advance kami na nagbigay si Mayor ng pera kay SPO for Bin Laon. And then doon, hinukay ni Bin kasi sa kanya yung quarry. Mm. And then nag-renta yata siya ng mga backhoe, okay, mga dump truck na hinukay. Pero yung sabihin na hindi ko nakita, ako mismo ang gumawa na minsan binaril ko doon. Doon yan nililibing. Sino yung binaril mo? Eh merong marami ng instance, pero yung na-remember ko lang, yung wholesale namin yung mga Chinese. Okay, yeah. If I were to ask you now, sa lahat ng pinatay mo, sino ang tumatak sa isipan mo? Yung tipong sumisigaw bago mo pinatay, nagmamakaawa, wag mo kong patayin. Imposibleng sa lahat ng yun, wala kang natandaan na isang tumatak sa'yo. Hindi, ganito yan, ma'am. Kasi experience ko nung kapanahon na namin sa Central Police ni Major Magsait, hindi kami yung allowed na kausapin. Kaya ang ginagawa namin, i-masking tape agad yan. Mata at saka bibig. So impersonal kasi, to kasi, you? Kasi ganito yan, the implication kasi, as experience ng mga nakatatanda sa akin, pag kausapin mo yung papatayin natin, may tendency na bibigay ka. Kasi papasok doon na maawa ka. Kaya nung sa kapanahonan ko na, nung kami na yung sa 2001 pataas, yun ang ituro ko sa mga bata, sa mga kasamahan ko. Automatic na yan, i-packing tip. Don't talk. Pero isa nakabala, lalong nag-ano sa akin, yung na-witnessan ko, nung pinatay sa harap ko, yung si Mrs. Patasaha, pati yung anak niya. Yun ang pati din yung indirect na pag-utos ko na patayin ng mga kapatid ko. Isa yun sa nakatulak ng grabing konsensya sa akin. Oo. Na mali pala. Yung kapatid mo ngayon, ano na, patay na, no? Patay yung dalawa. How do you carry this na ang sarili mong... Kaya nga, nang pumilit ako na matulungan ako ng simbahan para makalabas ako at igawa ko itong public confession para sa akin, just to unload the burden ng konsensya ko. Do you believe, are you ready to go to jail? Yes. You have no immunity. Yes. You cannot be a state witness. Yes. Kakasuhan ka. Yes. Why would you want to go to jail? Ready na ako para mabayaran ko lahat. Even una akong, halimbawa, bitayin, mas una ako kay Mayor Rodi, mas gusto ko. Para lalong malaman niya na sasagot kami dito lahat, hindi lang ako. So what you're trying to tell us is you even are ready to be the first sample of the death penalty. Yes. You're ready for that. Yes. Okay. You know, Mayor Duterte, now President Duterte, is very popular. He campaigned being open that he killed people in Davao. Inamin niya yon. And he said he would wipe out drug users. What do you think will this confession of yours do? Papatayin niya ako. Palagay mo? Yes. Ramdam mo, papatayin ka ni Pangulong Duterte? Sana wag lang yung mga mahal ko sa buhay. Kasi hindi naman kasali yun. Paano mo masasabing papatayin ka niya? Eh, papatayin. Eh, napaka-public mo na. Papatayin nga yung iba na may galit lang siya. Lalo pa sa akin ngayon. Kasi I was one of his demonstrated hitman noong araw. Lalo pa sa mga kasamahan ko. If you're saying you were the most trusted hitman and this was asked of you, why do this to him? J.V. Ejercito, Senator J.V. asked you, and I want you to tell the truth, that you wanted STL contracts. Hindi po totoo yan. But you were there. Ganito yan. Oh.
Noong nandito ako sa Manila, nagpaluap ako sa retirement ko. Kasama ko yung isang police na retired din. Siya ang naglakad sa retirement ko sa Krami. Dahil siya may mga kakilala. Naimbitihan ako ni Barangay Captain Romeo Bakiril. And then yung kasama niya na lawyer, si Attorney Lombatan. Na kakain kami kasama si Basti Duterte. Kasi pagka-understand ko, inimbitahan sila ni Chairman Corpus. So sumama ako. So doon sa pagkain namin, sila lang ang nag-discuss ng STL operation. Doon ko nalaman yung purpose ni Kapitan Bakiril at ni Attorney Lombatan. Si Basti, wala naman sinabi. Kasi alam ko si Basti parang wala ding alam. So what you're saying, hindi ikaw ang interesado sa STL? Hindi po. Sino yon? Yung si Kapitan Bakiril at okay. Si Attorney Lombatan. Hindi ka partner? Hindi naman. Wala akong pera. Hindi ka kasosyo? Hindi naman. Okay. Another question. You made a grave accusation claiming that Basti Duterte was a protector of a drug lord in Davao. Hindi po. Wala akong claim dyan. Kasi wala ganun. Pakaalam ko kay Basti Duterte is mabait yun. May anak ba si Pangulong Duterte na protector ng drug lord sa Davao? Hindi ko pwedeng directly sabihin yon kasi yung experience ko kay Pulong nung kanyang pinatulungan sa akin na shipment na binili. So it's Paolo? Paolo. Okay. Hindi Basti, hindi. It's Paolo. Hindi. But hindi. Did you say that Paolo was protecting a drug lord? I cannot say that directly or indirectly. Kasi what did he ask you to do? Nagpatulong siya sa akin yung kanyang shipment. Si bumili siya ng mga furniture from China. His container van is a 40-footer container van na delayed ito. And then sinabi niya sa akin na maghanap ng sinong broker na pwede makatulong. So meron akong na-introduce sa kanya. And then we know na 4 months o ilang months na yun na delayed. Then sinabi niya sa akin in one instance na pinatawag niya ako na doon pala sa China, meron siyang kaibigan na nasa Davao, Chinese ito, pangalan si Charlie Tan. Okay. Doon daw, nakita sila. And then meron din binili si Charlie Tan ng mga souvenirs. Then, just to maka-minimize sa mga customs payments, isahin na lang nila yung kanilang container. Yung binili ni Charlie Tan, doon na lang din niya ipasok doon sa container ni Paolo Duterte. Okay, so get to the point. Anong lumabas? Ang sinabi sa akin ni Vice Mayor Pulong, sinabi niya na, bro, i-compile niya sa akin. Sabi niya, 100% ako, binalahan ito ni Charlie Tan ng Shabu. Kaya ito na-delayed ng gusto. So sinabi ko sa kanya, bakit ka pumayag? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi ko, bakit mo... Basta sabi niya, kaya ito na-delayed. Sigurado ko binalahan ito ni Charlie. So, did you tell Mayor Duterte? Sinumbong niyo ba? Hindi, kasi nagsabi mo din sa akin na huwag mo lang sabihin kay Rudy. Ang tawag naman niya sa papa niya, Rudy. Uh-oh. Hindi naman niya nagsasabi ng papa. So sinabi niya sa akin, if ever na mapasilitate namin yung shipment na mapadali, eskortan ko, and then pagdating doon sa kanyang barangay, sa barangay Catalunan Grande, doon sa kanyang basketball court, when i-open namin yung container, kung may laman, huhulihin ko si Charlie Tan. So, ang sabi ko sa kanya, yun ang mabuti. So, noon nga, dumating ang container, iniskuta namin, pero tumawag sa amin si Pulong, na armor ko na lang ito bro, ako nang bahala kay Charlie. So, hindi nyo nakita na may drugs o walang drugs? Hindi. Pero suspecha niya may drugs? Well, based on your statement, was he protecting a drug lord? Sa personal ko na lang po yun. Yes. Personal ko na lang po yun. Dahil masama ang loob ko. Kasi sa isip-isip ko, sarili kong kapatid, hindi ko pinunatahan. Then siguro kung inarbor ko din yung kapatid ko sa mga kasamahan kong pulis, baka sa ngayon buhay pa, nakakulong lang sila. So was he protecting a drug lord? The son of Mayor Duterte then? It's a yes or a no? Kung personal ko lang ma'am, indirectly yes. Were any of his kids drug users? Wala akong alam. Wala kang alam. All right. To close the interview, you did say you killed more than 200 people. You were getting money
from the mayor. All in all, in a span of, I think, many years, you got a total of millions from Mayor Duterte himself. What do you want to happen now? After your Senate hearing, it won't be reopened. Ano ang kinahaharap mo ngayon? Satisfied ako sa... Kasi nagawa ko yung gusto kong gawin. The first is yung public confession. And then, na-blessing ako ng simbahan. And then, siguro dito sa batas ng tao, hindi ako makaligtas. I know that. Okay. Pero siguro, sa kabilang mundo na ako. And then, doon na siguro kami magkita ni Mayor pagdating ng panahon. Anong mensahe mo kay Mayor Duterte, Pangulo na ngayon, if you can, if you were talking to him and you can look at the camera? Isa lang ang masabi ko kay Mayor o kay Presidente, na mayroong Diyos, na hindi ultimate solution ang pagpatay. We were answerable for it. Siguro hindi sa batas ng tao, pero sigurado pa sa batas ng Diyos. And there is eternal judgment. And it is coming. Do you think God has forgiven you? I think so. How do you know? Because nagawa ko ang i-promise ko sa Kanya na isang public confession. Hindi na public confession, meron pa akong written confession na it will incriminate myself. What is your message to your wife and your children? Always pray. Are you ready that you may not see them again? Expected ko na yan. Then, tangkap na nila. Okay. On that note, maraming salamat po sa inyo, SPO3 Lascañas. Thank you, sir.